ating nakita at mga tips. Gusto ko yung dyan. Yung mga ganun ka dyan. Ganun-ganun lang tayo, ate lang. Diba? So yun, kita nyo, gagandahan mga bulaklak. Okay, ito ngayon, we're back po sa Love Tony Pito Nebrasang. Nakikijamin sa ating ngayong umaga ang star ka ng napakaganda, Janet. Ako ba yun? Yeah. Ay, ako yun. Good morning sa mga Team Net 25 Facebook and YouTube Live, yes, at Radio Aguila DZEZ 1062 Mega Manila. Love it! Time check, 7:05 a.m. Kaya gumising na po tayo at manood po tayo ng Love Tony Pito Nebrasang. Actually, para sa mga manggagawang Pinoy, ang 7 o'clock ay tanghali na. Yan ay parang nung panahon ng kabataan ko, mga 5 years old. Wow! Yan ay parang 10 o'clock. No, pero ngayon ang 7 ay tanghali na yun. No? Ang gising ngayon ng mga tao ay alas 4 para makapunta sa kanila mga opisina na maaga. Diyan na! Ano ba yun, ate lang? Nakita mo kanina eh. Hindi ko na kailangan tanongin to eh. Nung nakita niya yung mga nakahide dito sa harapan namin, ayan, nung nakita niya yung mga nakahide dito, pwede na ba? Naku po! Parang gustong tumambling dito! Ha? Parang, di ba nakita niya, bakit ang lungkot-lungkot ng ano ko? Sa kanya, hindi! Bakit ang saya-saya ng bedroom? Bakit ang saya-saya ng beshi ko? Kasi may cupcake! Favorite mo ba yan? Mahilig ka sa dessert? Mahilig ako sa matamis. I love it! Naku kaya naman! Kaya na-excite ako nung nakita ko itong mga cupcake. Kakainin ba ito? Ano yung kakainin niya! Kakainin niya! Naku talaga naman! At dahil sinabi pagkain, ay masaya din ako. Sila rin masaya. Love it! At hindi lang yan, ha? Dahil yung ating mga makakasama ngayon, mahilig mag-bake din. Ayan. Mahilig din ako mag-bake. Mahilig ako mag-bake. Hindi nga ato. Mahilig lang ako kumain. Panonood din ko mag-bake. Tikim-tikim na ako nun. Ito yung mga ano eh. Ito yung mga katabi mo pag tingin ko, ubus na. Lutuin pa lang natin kung wala na. Hama. Okay, ngayong umaga, ha, makikilala natin ang isang talaga namang napakahusay gumagawa ng cupcakes. Pero kailangan muna nating makita na ang ginagawa niya ay tinanmoong. Ang ganda ah! Kanina totoong bulaklak. Ngayon, ayun, pagkain. Ayun, pwede ng kainin. Oo! Oh, oh. Parang may hiya akong so, kainin. So, paano kakainin ito? Magkakaroon na wrong one! Ang ganda, oh. How can you advise? Ayun, think hindi niya gustong pakain na natin. Dana, no? Oo, parang atin. Parang mahihiya ka doon sa cupcake na galawin. Parang may hiya ako doon sa gumawa kasi pinaghirapan niya yan tapos kakainin ko. Kaya lang, ang sayang, ang laki nito. Man, ang sarap ng amoy. Bango! Ayan, edi i-share natin yan. Ayan, may kailangan i-share natin yan. Kaya i-share yung aming episode. Ay, hindi ka kakali dito! Kuya Tony, ba't wala ka dito? Pagtungkol sa pagkain dito kakagad. Ang bilis mo ka dito. Pero halika, bibigay ko sa'yo yung isang bukin. Eto, grabe naman ang unar yan. Ito, gusto ko yung ngiti mo. Ayan na lang sa'yo. But, tissue? Grabe ka, Jana. Kasi hindi pa kami tapos. Kasi kalaban ka niya. Kasi kalaban niya. Gusto ka pila rin. Mamaya, akin po eh. Wala pang dekorasyon. Gusto na niya kunin to. Pwede naman. Kasa flowers. Oo, yan na. Kaya, para sa mga nakikinig sa atin sa Radyo Aguila, ay pinapakita natin ito. Meron kasi naka-ready ng mga cupcake. Correct. Diba? Tuturuan natin sila kahit sa radyo kung paano nga ba gumawa nito. Diba? Correct. Paano nilang kapulutan ng ano para sa negosyo nila. Tama. Hindi lang yan alam mo, my friend. Kung halimbawa may mga okasyon ka, ikaw nagagawa. Oh, pwede. Pwede rin. Kasi pwede ito, ituturo sa atin eh. Tama. At yung mga nakatutok sa atin ngayon, mag-comment kayo. Mag-comment gamit diba? Ang hashtag LTE Flower Power. Yes. Para ibida sa atin ang kanyang cupcake bouquets, please welcome Miss Leslie Ann Bautista. Miss Leslie Ann! Hi po, good morning. Hello, Leslie. Excited po eh. Salamat nga pala sa nagbigay ng tissue. You're welcome na. Oh, yeah. Miss Leslie, game. Good morning po. Good morning, Miss Diana. Hello. Pag-ari ka ba? Akala mo. Ito na. Sino po ang nakaisip nitong idea na kailangan yung mga cupcake gawin na nating bouquet? Mm-hmm.
Nakikita ko na po sila before sa mga international and local bakers natin. And sabi ko, parang maganda siyang i-offer dun sa mga customers ko aside from dun sa mga usual cakes and cupcakes. Ayun, so nagbe-bake ka na talaga. Business mo na rin yung pag-bake. Yes po. Ay, tama. Ay, ang ganda, oh. Yun, oh. Ay, ang ganda ng gawa mo! Parang nakakahiya! Binili mo yung ganun! Oo nga. Ang ganda, pinapakita po ngayon sa mga nakikinig sa radyo, pinapakita ngayon yung mga magagandang gawa! Thank you. And this possibility sa cakes, ano, at sa cupcakes, ano. Wow, that was so beautiful. Look at that. Iba-iba ang husay mo na mo. Amazing. Thank you so much. Saan niyo po nakukuha yung ideas niyo para sa mga ganyang floral designs? Sa mga floral designs real flowers din po. Sa real flowers din po kinukuha yung mga ideas. So, the usual, syempre kanina nakita natin yung mga real flowers tayo. Minsan ba, kung kumitingin ka talaga ng totoo, yung tinitingnan mo talaga siya. Opo. Minsan, I try my best to copy yung kung ano yung actual na itsura niya. Ano po kayo? OC po kayo? Hindi po masyado. Kunti lang. Yung kilala ko po na OC. Pero ito ha, ito si Miss Leslie. Ito, dito kayo talagang tatumbling talaga kayo rito. Bukod sa nakapagtapos siya ng cake decorating and bread making! Ang hirap-hirap! Yung sa Tesda. Oh. Mahirap yung bread ito, making! Ito, bakers too sila. Oh, mahirap yung bread, promise. Pero bago yun, naging baking teacher siya sa internet, tama ba? Or maging, may mga naging... Internet ang nagturo sa'yo? Nagturo sa'yo? Yes po. Wow. Sa internet po. Kasi dati, during pandemic, di ba, wala tayong mga face-to-face na classes. So, mga online classes and online support groups po. Malaking tulong po sa akin yung mga online support shout groups talaga. Shoutout mo sila. Mahuhusa yung ating mga online teachers. Sa mga ka-group ko dyan. Tsaka tama siya, my friend. Marami tayong mahuhusay ng mga bakers. Tama. Ang dami nating mga Pilipino pa ba? Oo, Philippine. To start with, ang Pilipino, mahusay magluto. Ayun! Kaya huwag ka na magtaka kung pati sa pag-bake, mahusay din sila. Correct! At ito na, exciting time. Ayun po, yeah! Ayan. Tuturuan tayo! Dito na mag-design ng cupcake. Ayun! Kasi ibig sabihin niya, pag meron ng turuan, kakain na mamaya. Dali na, aray ko. Magtuturuan. Ano po yung mga kailangan? So, yung mga kailangan po natin, of course, yung mga cupcakes natin and yung icing po natin. Ayan, icing nandito na. Yung pong icing natin sa mga nakikinig po sa radyo, nakalagay na sa piping... Opo, nireti ko na rin po. Plastic, no? At meron na siyang piping... piping ano dito? Tip. Pipe. Meron na siya dito. Ayan. Yung pang design. Tapos yung mga pipe na yun, may iba-ibang design yan, my friend. Oh, yes. Para kung ano ilalabas, di ba? Ano ilalabas sa shape? Ay, tignan ko. Ayan na. Sige, gagawin na niya. Papakita niya sa atin. Sige po. Ayan muna. Habang tinatanong kita, maggaganon ka habang marami. Kasi kaming katanungan po sa inyo. Alam niyo naman po kami, masyado po kami dito rito. Yung pinaka-simple na lang po yung unahin natin. So, ayan, ano po yung unahin? Ito po yung hydrangeas na flowers. Ay! So, ang hirap basahin ng ano na yan, pangalan yung na yan. Spend. Basta flower. Hydrangeas. Yeah, hydrangeas. Diba? Spell, H po, H. Bulaklak na po. Diba? Okay, na nung nag-start po kayo, magkano po yung pinuhunan nyo? Mga less than 500 lang po. Kasi ingredients lang po yung mga pinuhunan ko that time. Kasi nangihiram lang po ako ng equipment sa mother. Yan ang sinasabi ko, my friend, na kung gusto. Yan na, inumpisa na niya. Kung gusto, maraming paraan. Ayan. So, ganda. Ito po, medyo simple design. Try mo dyan. Sige, tatry ko rin. Push nyo lang po yung ano. Sana tama yung pinagsasabi ko. Piping. Yung pinagagawa ko. Yung icing nyo, yung frosting nyo po, ma'am, egg, ano, gawa saan? It's made of buttercream po to. It's so actually butter Korean buttercream po. Nice. Uy! Kasi di ba iba-iba yung cream? Diba? Iba yung itsura sa parang iba-iba po. Tama. Push nyo lang po and then release yung ano. Pag meron na kayong lumabas sa kanya. Si, ano, love. Alam mo yung napapasok ka? Alam mo yung napapasok ka? Oh, parang gano'n. Okay mo ha? Yeah! Oh! Effective! Effective! No, diba? Ito, try nyo po yung tip na ito. Oh, diba? Parang napapasa. Yan. Oh, diba? Ito po yun. Oh, tapos na! Hindi ka masyado napaso na huli. Hindi, oh, ano siya? Sanay ka sa'yo, Arte. May lakas yun. Hindi, may lakas magaling. Bakit ganun po yun? Patong-patong pala yun.
hindi siya nagtitipid sa ano, sa butter, ha. Ayaw. Pero syempre bukod dun sa topping, sa icing or sa frosting, ang bida rin dito ay yung cupcake mismo na binibake. Yes, correct. Po. Tama ka din, my friend. So iba't ibang klase ng flavor ito, sa chocolate. Chocolate, ano po pwedeng meron pong maging vanilla base? And red velvet, mocha and carrot cupcakes. Ay, mocha. Oh, mocha. Nice. Ang ganda. Okay, ginawa niyo na tong negosyo. Opo, diba? Talaga ng tinodon. Nung kung ginawa niyo tong negosyo yung bouquet na cupcake. Mas kinagat ba? Kasi alam mo mga Pinoy, ang hilig dun sa mga bagong itsura, no? Yung madali tayong mabore. Gusto natin on to the next na trend. Correct. So, yes. Ano napansin niyo doon sa inyong mga naging kliyente? Opo, yung mga clients ko po may mga bumabalik kasi during a special occasion sa kanila, mm-hmm, talagang nagugustuhan ng mga pinagbibigyan nila. Oh, and yeah. Nakakatuwa lang. Kinakain po nila. Opo. And may mga good feedbacks po yung mga natin. Di ba? Parang pwedeng display na lang kasi. Bukod po sa negosyo nyo, ano po yung may iba pa po ba kayong trabaho? Ah, yes po. I'm a software engineer. Di ba? Yun yung actually doon ako believe, friend. Software engineer. Opo. So, yes. Ano po ang nananaig? Pagiging baker o software engineer? Yung passion ko po talaga yung baking, pero mas kailangan ko ng pera. Sorry, in fairness, yung kanyang course o yung kanyang trabaho ay in demand hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So hindi po siya mawawalan. Okay, magde-demo pa tayo ng ibang design. So yes, ito yung ating inuna. Ano po yung isusunod ito natin? Ito po yung rose naman. Medyo mas madali. Madali, madali ba to? Opo, talaga? Sige, tignan ko lang paano ginagawa mo. Okay po. Sige. Ito po, yung gagamitin ko yung medyo bigger. Kasi una pa yun. Medyo flat kasi yung dulo nito eh. Tsaka ano siya, kailangan mong makita yung design ng, ito ba yung ano, roses? Ayun. Yes, yeah. Roses po to. Rosas! Yan. Anong ginawa niyo, ma'am? Ayan, gumawa na po ako ng isang circle sa gitna. Okay. Ay, nasira ko lang. Wait lang. Okay. Gitna. Anong ginawa niya? Sure lang po kayo ng bilog sa gitna. Swirl lang. Nasa taas yung maliit na. Kasi yung ating pinaka-pipe, para siyang yung ilalim, yung dulo ay malaki yung butas, yung dulo naman ay maliit. Apo, nasa taas yung mas maliit na. Oo, okay. So, ang ginawa natin ay mas maliit. So, anong ginawa niya ba? Gawa ka lang po sa gitna ng isang... Yung bud niya, yes. Yung bud. Parang yun. Parang sa akin hindi nasa gitna. Hindi totoo naman. Okay, anyway, sayo na. Tapos mo? Gagawa po kayo parang pa-arch po yung pa-arch direction niyo. Para may hindi siya straight. Medyo pa-ganyan po. Ayun! Parang petal din nga. Ay, parang yung petal na. Talaga siya kaya. Mataas siya. Hindi ko talaga siya kaya. Yung sa akin po parang... Yung sa'yo parang... Hindi, friend! Ito yung mga nasisira, mga limang araw nang nasa base. Oo. Yung sa'yo, yung hindi pa man reject dun sa mga nagawa. Yung sa'yo, yung hindi pa man bumukadkad, nalanta na. Friend, ang hirap nung ginagawa. Ba't gano'n? Ang ganda na sa'yo! Ano yung sa'yo? Uy, friend, yung sa'yo hindi kakaiba. Hindi rosas yan. Kinam yung kanya, parang yung kanya kamuning. May kanya-kanya abstract to. Na-inid yung wow abstract! Friend, yung pala kasama natin ito, friend, ano, bulaklak. Ito na naman, tinabi mo naman ako sa baker, Ate Love. Ang ganda. Yung ganda. Dari-diretso lang po na ganun. Alam mo, isang agad na nakikita kong takeaway dito sa tinuturo ni Miss Leslie ay, talagang creativity, no? Imahinasyon, di ba? Kasi magaling ka nga mag-bake. Tapos hindi mo naman alam kung paano ibang market ito. Yes, friend, tama ka doon. Mayroong ganun nga mga ano eh. Diskarte. Ito po bang inyong negosyo, ano po ba ang pinagmulang puhunan? It started po at around 500 pesos 500 lang po. 500 pesos? Sa 500 sa pesos, ano po inyong nabili? Ano po mga cupcakes? I started with cupcakes lang po. Okay. Tapos, and then, nung naisipan ko na gawin na siyang negosyo, binibigay ko siya as free muna sa mga friends ko para ma-advertise din yung mga products ko. And then, lumago na rin and dumami na rin yung mga customers ko. Ayun. So, sa 500 na yun, napaikot niya yung 500 na yun. Opo. Ang galing, ano? Ang galing-galing. Ayan. Ikaw ba, Jana? Kung ikaw ang magbibigay ng tips for beginners, ano ba ang takeaway mo ngayon dito? Mag-aaral mabuti. Yung sundin yung passion mo. Oh! Yeah. Kasi tignan mo, Ate and
Miss Leslie, dito ka, di ba? Pinapakita mo kung paano gumawa ng rose na hindi ko natutunan, by the way. Nalakuha mo naman eh. Nandiyan eh. Yung sa inyo, sa kanya rose, yung sa inyo, kamya. Mukhang kamya. Oh, okay naman yun. Carnation. Ang ganda na sa'yo, uyo. Rosas na rosas naman kayo? Hindi naman to rosas. Net 25. This is Love and New Ver po. For more love to the pet and our song updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.